Ganda umanda po. Ako yata yung ano dito, sa academy, kunwari. Okay, of course, aside from Rob Fondeweyer. Okay, yung reaction ko muna doon sa kanyang talk kanina, ay yung tatlong aktor niya doon sa science communication. The scientist, yung public, at saka yung media, medyo nalungkot ako. Kasi parang nawala ang social scientist. Okay? Kasi maraming mga social scientist, palagay ko kaya may disconnect doon sa pagpapaunawa ng mga technical terms at saka doon sa pagtanggap ng publiko. Kasi nawala doon sa equation yung mga social scientists. Meron na ngayong mga disaster historians, anthropologists, sociologists, at saka psychologists na maaaring maging tulay dito sa disconnect na ito. Okay, so siguro maaaring maidagdag yun ano, doon sa equation, okay, para may silbi naman kami. Of course, hindi kami para may silbi naman kami. Okay, of course, hindi naman kami yung ano, no? Ang disadvantage dito sa mga social scientists, we come after the disaster. Post-disaster ang role namin. Hindi kami pwedeng umikse na doon, tapos aray, ano ba nararamdaman nyo? Okay, may mga midyang ganun eh, no? Kumusta po ba ang ano? Nasaan pong pamilya nyo? Nalulog ba? Okay, kailangan lumayo kami at papasok ang social scientist pag medyo kalmado na, okay, nakabalik na sa medyo semblance of normalcy yung community para hindi ka nag-i-intrude o hindi ka nakikisama pa dun sa kaguluhan, ano, at para mas malaking picture na makikita mo. Okay, so ang trabaho ng isang social scientist ay magbigay ng analysis. Okay, magproseso. Ano ba yung mga nag-work o hindi nag-work na mga ginawa ng gobyerno, ginawa ng mga tao? Ano ba yung pwedeng ma-recommend? Okay, so baka pwedeng mag-recommend na yung social scientist ng policy. Okay, sa mga historians, ang aming trabaho ay pag-aralan yung mga dati ng mga disaster. Ano? Yung nabanggit na yung Mantali kanina, yung Yolanda. Yung storm surge ay hindi bago. Okay? Pero hindi ito na ipapag sa mga tao. Okay? Kung lumabas na yung artikulo tungkol doon sa 1912 na storm surge, doon din sa Leyte at maraming namatay doon, siguro mas naintindihan ng mga tao, ay, ako nangyari na pala ito, mag-iha tayo, maghanda tayo. Okay? Tapos gusto ko rin sanang sagutin yung comment ni Mang Tani doon sa paano mo ba dinidescribe o paano mo ba ipapaabot doon sa mga publiko, halimbawa yung bilang ng ulan, ano, yung malakas, mas malakas, ubod ng lakas. Okay, sa lindol may ano kami, no? Kailangan siguro yung nararanasan o kayang maranasan ng tao ang pag-describe. Okay, halimbawa sa lindol, pag intensity 6, hindi mo sasabing intensity 6, walang ibig sabihin yun, ano? Sa publiko, sabihin mo, medyo nahihilo ka, feeling mo nahihilo ka, di ba ganun tayo? Ay, anong nangyari? Alam mo, nagugutom ka na yung pala lumindol. Yun na intensity 6. Pag intensity 7, gumagalaw na yung ano, yung mga ilaw, nagsuswing na, yun na intensity 7. O pag intensity 8, nakaano ka na, natutumba-tumba ka na, yun na intensity 8. Okay, so merong ganung descriptive na paraan ng ano, halimbawa sa pagbabaha, merong bukong-bukong. Pag ganito ang lakas ng ulan at ang pagbaha na aasahan natin ay hanggang tuhod, hanggang hita, hanggang bewang. Okay? So siguro baka pwedeng ipalit itong mga ano na to, itong mga terms na ito para mas maintindihan ng mga tao. Yung aking reaction dito ay yung aking karanasan sa mga disaster o sa mga kalamidad sa different phases ng buhay ko. Okay, nung bata ako, nung ako'y mag-aaral, nung ako'y mananaliksik na at bilang isang social scientist kasi nagbabago eh. Titingnan mo kung paano ano yung reaction mo sa media at paano ito nakakatulong sa iyo. Halimbawa, no, elementary ako, nakatira kami sa Sampaloc.
Okay. So dito sa Sampaloc, ang importante lang sa amin pag may bagyo, okay, yung walang pasok. Iba yun lang pinapakinggan natin. May pasok ba? Walang pasok. Yay, walang pasok. Okay. So ano na yan, dahil brown out na, may transistor ka. Okay. So pag in-announce na walang pasok, ang susunod namin na abangan, may baha kaya. Okay. So gusto namin yung baha, ano? Nasa Sampaloc kami, lagi nagbabaha doon. Okay, so ang ibig kasi sabihin ng malakas na ulan, okay, at pagbabaha, may swimming pool kami. Okay, at tuwang-tuwa ang mga magulang namin na pa-swimming kami, ano? May nakahalo pang tubig ka lang yun. Okay, pero ang gusto kasi ng mga magulang ay umalis kami ng bahay kasi maglilinis sila, magtatanggal ng tubig, mag-aakit ng webless. Eh kung may mga bata ron, istorbo. Okay, so yun yung ibig sabihin. Hindi na kami concerned doon sa mga iba pang mga numero o ano pang sasabihin ng ano. Concerned lang kami kung anong makaka-apekto sa amin. Okay, yung next, nung ako ay estudyante na, no? At ito ay 1990s. Okay, so nagsisimula ako ng aking doktorado. Okay, tamang-tama nagkaroon ng tatlong magkakasunod na kalamidad. Yung earthquake sa Baguio, okay, at kung nasa tamang edad kayo ay alam nyo to kung kailan, 1990. Okay, tapos yung pumutok yung Pinatubo, this was July 1991. Tapos yung Ormoc na pagbaha, yung massive flooding sa Ormoc, this was November 1991. Okay, eh ito yung panahon na wala pa internet, okay, wala pang smartphones. So wala kang, gusto mo yung balita, ay ano lang nangyari doon, pumapasok yung pagiging ususero mo. Okay, so saan ka tututok? Bubuksan mo ngayon yung TV. Sabi nga doon sa report ni Prof. Montemayor, yung TV talaga ang pinagagalingan mo ng impormasyon. Maganda yung visual eh, maganda yung, uy, ano ba nangyari doon? Uy, nag-iba yung building. Okay? Tapos yung pangalawa, kasi parang kulang pa, kahit nakatuto ka na sa TV, the next day, bibili ka pa ng dyaryo. At hindi lang isang dyaryo ang bibili mo, tatlong dyaryo. Kasi titignan mo lahat ng picture, babasahin mo lahat ng balita. Uy, ito, nabanggit dito. Okay? Tapos iba-iba yung angulo na pinapalabas nila. Yun yung naging role ng media, no? Magbibigay siya ng impormasyon. And this was free internet days. Kasi uhaw ka sa balita at gusto mong malaman, okay, kung anong nangyayari. Okay, at paano paano na yung mga tao dito, kumusta na? O kaya yung, kasi may kamag-anak ka doon, halimbawa, sa Baguio. Okay, or nung nagkaroon ng nung nakat-off ang Baguio, nung nasara. Tapos hindi mo alam kung paano mo papadala ng pagkain yung anak mo nag-aaral sa hindi Baguio. Mga ganun. Yun ang concern mo. More personal than anything. Okay? Ganon din nung nag-undoy. Okay? Yung mga nakatira sa kainta, kung may kamag-anak ba ako sa kainta, yun ang walang mo iisipin eh. Hindi mo na maiisipin na, uy, ano nangyari dyan? Okay? Pero, may kamag-anak ba tayo doon? Baka kailangan, Tapos, kumutulong ka na, no? Kasi yung mga na-stranded, halimbawa, sa hindi na makauwi, papatirahin mo sa bahay. Hindi na ka nagsasubside yung ulan. Okay, nung ako ay mananaliksik na at nagtuturo na, okay, may internet na nito, nag-research kami ng isang kalamidad, ito yung red tide. Okay, nagpunta kami ng Bataan, kasama ko siya na mayabang Dr. Ambrosio, Dante Ambrosio, at nag-interview kami ng mga tao. Okay, at ang panahon na tinalakay namin ay yung 1988, yung unang tama ng red tide. So walang nakakaalam kung ano yun. Para siyang plague. Para namamatay yung mga tao pag kumain ng tahog. Okay, so pati yung mga scientists parang nagulat. Kasi ito yung first encounter natin. Well, actually meron ng mga previous na na balita tungkol sa red tide. May attack nung 1983, pero maliit lang. Okay, at saka nung 87. Pero nung 88, massive yung kasi may mga namatay ng mga tao. Okay, so punta kami ng Bataan, at dito nagkaroon ngayon ng encounter
at kailangan namin kausapin yung mga taong naapektuhan. Kailangan namin tingnan yung media reports. Alarmist ba? Kasi pati yung scientist, hindi makaano. No? Although nagpunta kami sa marine biology at nag-interview kami ng mga tao sa mga scientist. Okay, para mabigyan liwanag. And we made a report on this. Okay, so siguro ang karanasan ko dito, malaki yung naitulong kasi 2 months yung red tide, ano na yun, event na yun. Okay, so malaki yung naitulong ng media sa pagkakataong ito kasi sila nagbibigay ng updates, sila yung nagbibigay ng posisyon ng government, ano na yung ginagawa ng BFAR, halimbawa. Okay, tapos nag-coordinate kami with the local government. Okay, so kami ang naging in-between, ano, para ipaliwanag, ay ganito na po ang nagawa. Tapos yung pinapakita namin yung mga diary, okay. Tapos yung mga technical papers ng marine science, and so on. Okay, so hindi naman sa lahat ng oras nagiging sagabal yung ano, no. Nakakatulong din. At may mga times na kailangan nila itong ano na to. Paano ba hindi kami malalasot? Anong gagawin namin? Okay, so kailangan ipaliwanag. Okay, at yung panghuli na pinag-aralan ko ay yung lindol nung 1968 na banggit ni Prof. Gana. Okay, isa kasi sa mga pinakasikat nung bata ko na kalamidad ay yung lindol nung 1968 at bumagsak ang Ruby Tower. Eh, bata pa ako. Hindi ko alam po anong nangyaya. Ano ba yung Ruby Tower? Kala ko parang yung, alam niyo yung mga ano ng oriente. Kala ko, ganun kalaki, no? So massive. So nung eto na ako, social scientist na ako at historian, binalikan ko yung ano na yun, lindol na yun. Hinanap ko yung ano niya, sa media, sa mga dyaryo. Eh dahil 1968 ko, di naman naka-microfilm na, no? Okay, so ang natuktasan ko rito, isa sa mahalagang role ng media, nakaka-expose siya ng mga bagay-bagay. So akala mo, ito lang yung mga nagawa ng ano, ito lang yung nangyari ng disaster, pero marami pa palang mga undercurrent yung ano na yun. Ano? Okay, so yung Ruby Tower, para dun sa mga bata-bata pa, ito ay isang residential na apartment building. Hindi siya ano ng tore ng oriente o tore ng ano. Ito ay sa May Santa Cruz. Okay, at 6 stories lang ito. Okay, na bagong gawa. By 1968, ginawa siya 1965. Okay, at ang nakakapagtaka rito sa lindol na ito, yun lang Ruby Tower ang bumagsak. Yun lang apartment. Yun nakapaligid sa kanya at maraming nakapaligid. This is a heavily populated area, no? Sa Santa Cruz. Walang ibang building na naapektuhan. Okay, so ano mong nangyari? Inimbestiga, punta pa si Imelda doon, tsaka si ano, no? Si FEM, si Marcos, okay? Kasi sensational yung ano na yun, ano? Okay, tapos later on, tinutukan ko yung balita from August 2, kung kailan siya nangyari, hanggang August 11. Araw-araw kasi may balita sa dyaryo. Okay, so anong aking nakita? Di yung mga una, yung mga rescue, yung mga scientists, pinapaliwanag, ganyan-ganyan. Ito yung lindol, ito yung epicenter, the usual. Okay? Tapos, nag-recommend sila ng mga kailangan dapat gawin as a result of this earthquake. Sabi nila, kailangan meron tayong Department of Public Safety. Sayang, hindi natuloy, ano? Kasi yun dapat ang tututok sa mga disaster operations. Okay? May isang physicist na nag-recommend na kailangan i-map yung mga seismic zones. Okay, as early as 1968. Ay meron ng ganitong ano, no? At merong nag-recommend na dagdagan ng pondo for earthquake engineering and research. Okay, so maganda ang mga dinulot ng isang pag-uulat na isang kalamidad. Kung tumatagal na, may mga lumalabas na iba. Kasi nga napansin na bumagsak yung isang building na yon nung lindol. Yung pala, may corruption. Ayan na. Okay, nagpa-investigate ang mayor po ng Maynila, na si Mayor Villegas. At ito ang kanyang naano, no? Ng mga under the table yata, pinagkabayaran. So, matotal, substandard yung materials na ginamit. Okay? At ito ay na-remedyohan ka agad.
Okay, at actually nakulong yung mga ano, yung mga taong ano rito. Okay, so ano ang aking conclusion dito sa aking kwento? Okay, number one, kailangan ng social scientist sa bawat disaster. Okay, so hindi dapat pabayaan ang scientist, ang publiko at saka ang media na sila-sila lang ang nag-uusap. Kailangan pumasok dyan ang isang social scientist. Lahat ng disaster may tao na involved. So kailangan ng eksperto sa mga ganitong bagay. At pangalawa, ang lahat ng disaster ay isang cultural issue. Hindi pwedeng ibaliwala yung local knowledge. Okay? Kaya dapat laging may coordination with the LGU. Okay? At kailangan irespeto ang publiko, lalo na yung mga nakatira doon, nasanay na sa mga ganitong uri ng bagyo. Kasi sila yung nakatira doon. Okay? So kailangan i-tap itong resource na ito. Maraming salamat po.